Hello, hello. Good morning, Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Andito na naman po tayo sa ating morning coffee break. And we ask everyone to join us as we discuss the great and one of the great topic today na paano mo malalaman na ikaw ay tinatawag na ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. So magandang umaga po sa ating pong mga kapatiran, sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng ating mga kapatid na nag-join po hanggang sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong pong pakikiisa sa ating pong morning coffee break upang ating pong talakayin ang mga bagay, mga paksa na napapanahon, mga bagay na kailangang malaman, mga kailangang maintindihan, na kailangang magkaroon ng tamang sagot o kasagutan dito po sa ating pong morning coffee break o dito po sa ating pong mga tinatalakay. Magandang umaga, man of God, at a blessed morning to everyone dyan sa lalawigan ng Zambales. Yeah, blessed morning, man of God. Morning sa lahat ng ating mga manggagawa, mga kapatid, at siyempre po sa lahat ng ating mga kababayan na suki po sa ating panonood ng ating morning coffee break. So, isa na namang panibagong araw ng isang makabuluhang talakayan po tungkol po sa isang napakagandang mensahe tungkol po sa bautis sa atin kung paano nga Amen. Pa tayo tinatawag ng ating Panginoon. So, lahat naman po ay dumadaan sa kanyang klaseng proseso at yung proseso na yan ay talagang napakahalaga upang lalong maging maningas ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Praise God. Lakasin mo ng kaunti yung sound mo, man of God, medyo mahina. Okay, so purihin ang Panginoon. Napakaganda po ng ating mga topic. Episode 2 sa ating pong part 5. Tayo po ay tumatalakay patungkol po sa napapanahong mga paksa. Like tulad ng sinabi ko kanina, na tayo po ay nagkakaroon ng mga talakayan sa mga katanungan, sa mga bagay na ating pong na-encounter o natatagpuan sa panahong tayo ay naglilingkod o maglilingkod na sa ating Panginoon. Welcome po ang bawat isa at ang ating pong mga kapatid na pastor all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating din pong mga kapatid natin na ngayon po ay nagpapatuloy na sumusubaybay dito po sa napakagandang programa sa ating pong morning coffee break. At mga kapatid, meron tayong guest mamaya at ating tatanungin ang isa sa mga tsunamita ng ating pong Revival of Worship Philippines na talaga namang hindi ho napapagod na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng mga pagtulong sa mga lingkod ng Diyos at sa ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa Kanya. Mamaya po ay tatalakayin natin, mamaya po ay ating pong pakikinggan ang Kanya pong puso, bakit siya ay naglingkod. Ito po ay mula po doon sa 7 pesos na sayote. Man of God. Yes, makabuluhan yan. Magandang testimony yan kasi dalagang doon ang umpisa talaga ng pagtuklas nung kanyang bahagi ng Panginoon kung paano siya tinatawag ng Panginoon. Lakas naman ng konti, man of God, yung inyong sound. Ng Diyos ay iba, medyo mahina. Iba-iba yung ating kaparaanan at iba't iba din yung kaloob ng Panginoon para sa ating lahat. Amen. Tama yun, man of God. Sa katunayan, sinasabi rin ni Apostol Pablo, ako ang nagtanim, si Pedro ang nagdilig, si Apolos ang nangalaga, pero ang mahalaga ay hindi yung nagtanim, hindi yung nangalaga, hindi yung naglinis ng paligid ng mga tinamnan, kundi mismo ang pinakamahalaga ay ang Diyos na nagpatubo. So, mahalaga, mga kapatid, bilang mga manggagawa, pinakamahalaga pa rin ay ang ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng kakayahan upang paglingkuran siya. Yan po ay ating pong patuloy na tatalakayin sa mga panahong ito. Kasi, mga kapatid, maaaring isipin nyo na ano ba yung pagtawag, pastor? Ako ba yung magpapastor? Ako ba yung maglilingkod kay Lord? Ako ba ay ano bang ministeryo ang kailangan kong gawin para ako ay makapaglingkod sa Panginoon? So, sabi nga ni Apostol Pablo din na there are different parts of the body, but there's only one body. So, there's only one body at lahat ng nagpa-function sa kanya-kanyang mga kakayahan. So, ganun din sa mga lingkod ng Diyos. Maaring hindi ka tinawag sa pagpapastor o paglilingkod pangangaral. Maaring hindi ka tinawag doon sa kalagayang
kapahayagan, pero alam mo rin naman na tinawag ka ng Panginoon sa ibang kaparaanan, pero yan ay paglilingkod pa rin sa ating Panginoon. Ayan. So mamaya po ay medyo bibigyan natin ng kaunting liwanag kung bakit dito dinala ng Panginoon itong ating guest speaker na ipagpatuloy ang paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging Tsunamita o Tsunamite minister na siyang nagkakaloob, nagbibigay, nagsusupply ng provision para naman sa katawan o sa lingkod ng Diyos o sa man of God at sa mga lingkod ng Diyos at sa ministeryong pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Okay, man of God. At maya-maya i-welcome natin ang ating guest at eksakto ang kanyang dating. At talagang excited na excited siya. Yung mata niya kumikislap, talagang umatindi. Mama, bigyan mo ng kopi ito. At para so, lalong magising. Alam ko, kasi alam mo naman, man of God, kung saan ka tinawag ng Panginoon, doon ka talaga magniningning. Correct. Talagang kasabay noon yung pagpapala ng Diyos, kasabay yung pahid ng Diyos, kasabay lahat ng bagay. At siguradong ma-enjoy mo kung saan ka tinawag ng ating Panginoon. Kasi kaakibat noon ng buhay kung saan tinawag ka ng ating Panginoon. Correct. At maganda rin yun, Ma'am God, kasi nga nung nakaraan, tinalakay natin ang mga prompt ng Holy Spirit, ang passion. Kasi alam natin kapag may anointing, yung passion, nandiyan yan, inilalagay ng Panginoon yan. Sa ayaw mo't sa gusto, doon ka dadalhin ng ating Panginoon. Sa lalim o sa taas ng passion na yan, ay doon ka dadalhin ng Panginoon para magawa mo kung ano yung paglilingkod na gusto ng Panginoon para sa iyo. And you will enjoy it. At walang sa paglilingkod sa Panginoon, this is not a boring ministry. This is the ministry that you will enjoy the entire life of your life. The entire ministry of your life. Na talaga namang pag ikaw ay naglingkod at doon sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo, ay nako talaga, you will enjoy the ministry. Despite of all the fact na maraming pressure, maraming kawalan, maraming ganito, maraming wala, maraming ganon, maraming wala, etc., etc., you will enjoy the ministry. Why? Because you have the passion and you have the anointing to do it. At nagpapasalamat tayo kay Lord dahil sa bawat iglesia ay minilalagay ang Panginoon ng mga manggagawa na mayroong extraordinary. Gaya ng mga pinili ng ating Panginoon, si Esteban, na mapansin mo, silbi lamang yan sa mesa. Si Esteban, napansin niyo sa chapter 9 na siya yung isa sa mga first martyr of Christianity in the Acts of the Apostle in the New Testament na nanampalataya siya sa Panginoon. Talaga namang grabe ang tapang niya. And he was taken from the table at siya ay naglingkod na sa mga alagad at talaga namang ginawa siya ng Panginoon na grabe talaga yung himala na kanyang ginagawa. Amen? So, man of God, karagdagan sa ating tinatalakay. Totoo yan. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil siyempre, bahagi tayo ng isang banal na panawagan mula sa ating Panginoon. At dahil dyan ay nag-excel tayo doon sa kaloob na kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon. Okay? Mm-hmm. Wala namang excellence doon sa lugar kung saan hindi ka naman tinawag ng ating Panginoon. Kaya maraming mga disappointed leaders kasi hindi nila talaga natutuklasan yung tawag ng Diyos. So, tama. Hindi kang gumaganap ng isang tungkulin, pero minsan yung tungkulin na yun ay parang sinusundan mo lang sa iba at kinakinantuklasin. Kasi pag tinuklas mo yung panawagan ng Panginoon sa iyo, ay lalong nagiging mas parangan, lalong nagiging mas meaningful yung buhay mo at nagiging kagamit-gamit dahil nandoon nakapaloob lahat ng provision kasi ng Panginoon. Mm-hmm. At kasama yung siyempre yung joy yung sinasabi mo kanina na ma-enjoy mo talaga yung pagtawag ng Panginoon sa iyo. At siguradong hindi ka madi-disappoint. Maaaring may pagtubo kasi normal talaga yan. Pero habang ikay sumusunod sa ating Panginoon, mga pagsubok ay isang nagiging hagdanan yun para lalo kang umangat at makita mo ang sariling mo sa kamay ng Panginoon na lalo kang hinuhubog ng ating Diyos patungo doon sa mas malaki pang gampanin na ipinagkakatiwala sa ating Panginoon. Kasi ang calling kasi, man of God, progressive yan, no? Palaki ng palaki.
No, maaring sa umpisa, hindi mo natutuklasan, pero habang dinidiscover mo yung panawagan ng Panginoon sa iyo, makikita mo na napakaningning pala nito, napakalaki pala nito. Yes. At kapag ito'y nagamit, ay napakalaking pagpapali sa body of Christ, na especially sa local church na tayo po ay nilalagay ng ating Panginoon. Tama. Tama yun, Lord God. At nagpapasalamat din tayo, no? Dahil sa ngayon, ay marami na tayong mga kapastura na ngayon po ay ating pong shout-out muna tayo dyan sa ating mga kapatid sa Romblon. Ayan, nakita ko si Pastora Jovelyn. Good morning, Pastora, and good morning to each and everyone there, over there sa Romblon. At one day we will visit Romblon sa ating Revival of Worship Philippines Conference. So yan po yung magiging magandang panahon at dalangin nating maayos na ang lahat. At yan, so salamat sa ating Panginoon. At maya-maya, a few moments from now, ay ating ipapakilala ang ating isa sa mga guest upang makasama natin sa ating talakayan sa araw na ito. At alam niyo po, mahihain itong alin na ito. Pero kapag siya ay nasa pulpito, ay talaga namang nako, maniwala ka. Mahihain siya in nature, pero kapag siya ay tumayo, ah nako talaga naman. Parang Leon, ang cute-cute, gustong hawakan, pero pag nahawakan mo, kakagating ka. Ganong katindi, ano? So, glory to God. Oh, nakita ko yung grabing pahid ng Panginoon sa kapatid natin ngayon, na guest speaker natin. Alam ko, maraming mapagpapala sa kanyang mga patotoo, dahil ako mismo ay na-witness ko kung paano sila nag-progress talaga at kung paano ginamit ng Panginoon itong kapatid natin na maging tsunamita sa mga gawain ng Panginoon, especially sa Revival of Worship. Correct. At nagpapasalamat din tayo. Shout out tayo kay Brother Randy Abaro dyan sa Aklan. At syempre dyan sa Santa Cruz, Zambales. Kay Pastor Boy at kay Pastora Joyce. At syempre kay Pastora Fina. At dyan, nanonood din sa mula dyan sa Wakon, Candelaria. At siyempre kay Pastora Rose, kay Sister Linda Sardenya, at kay siyempre kay Micah, hindi natin malilimutan si Micah, talagang number one yung fan ng morning coffee break. Ang isang kabataang hindi napapagod. Ganun rin, shout out din sa aking anak na si John. God bless you, anak, at patuloy kang pagpalain ni Lord. You have the passion and so much passion. Alam mo ba, natutuwa lang ako. Kami ay nagising ng almost 5:45. At talaga namang sobrang hataw. Hindi ko alam bakit napakasarap ng tulog ko. Hindi, alimutan ko na rin mag-alarm. But kala ko nga late na, kala ko 6:30 na. Sabi ko, paano kaya ito? Nag-iisip na ako. Sabi ko, paano kaya ito? Late na kami. Eh, salamat sa Panginoon. Pagtingin ko sarili sa 5:45 pa lang pala. Salamat sa ating Panginoon. Oh, glory to God. Sa ngayon, man of God, ipakilala na natin ang ating guest. At ngayon ay hawak na niya ang microphone. At yun. Welcome. Oo. At makikita natin ang kanyang puso, ang kanyang passion. At hindi lamang ito basta passion, ano? Kundi ito'y isang uri. Ayan, nakita natin sa screen ang kanyang kalagayan. Katabi niya ang speaker. Okay, welcome natin si Sister Ailey Recio, ang sunamita ng ating Revival of Worship at ang JFC. Good morning, Sister Ailey. Good morning po, Pastor. Amen. Good morning, Pastor Fred. Okay. Sige, dito ka tumingin sa camera. Dito ka sa camera. Yan. Okay. Sige, Sister Ailey, pakilala ka. Ano ba ang iyong ministry na grabe yung iyong passion at grabe yung iyong paghahangad na magawa yung pinagagawa ni Lord? Praise God. Unang-una, Pastor, gusto ko muna magpasalamat sa Lord, no? Salamat sa Lord sa pribilehiyong ito na imbitahan tayo dito sa morning coffee break. Thank you, Lord. Talagang kakaibang, ibang ano ito, Pastor, ibang programa na naman ito, Pastor. Talagang kakaiba po talaga. At ito, salamat sa Lord. Pastor, yung aking... yun nga po yung tawag ng Lord na talagang grabe na minahal ko po talaga. Paano ba nagsimula yan, Sister Ailey? Kasi di ba naalala mo yung isang kalagayan? Dito ka tumingin sa camera para
Ayan, paano ba nagsimula yung lahat-lahat? Alam mo, ang isa sa maganda, yung simula kasi, yung simulain, how the Lord touched your heart and how the Lord brought you in a way na doon sa specific ministry. Paano ba nagsimula? Sabi mo nga, mula doon sa 7 pesos. Pero bago pa yon, yung pang simula ng pinakasimula, paano ka, nga ba umusbong yung grabbing passion? Why the Lord brought you in a way na mabibless ang church, mabibless ang revival of worship? At dadaling ka ng Panginoon dito sa Cavite from Taguig. In a very quick lang, kasi yung oras natin masyadong mahaba. Alam ko pa ng salita ka, siguradong... nagpapa-edit pa lang, parang makina ba? Pag mamaya, pag nag-revolusyon, tuloy-tuloy na yan. Ipipigilin mo na yan. Okay, sige, Sister Ellie. Yung pinakasimula, bago ka mag-7 pesos na sinasabi mo doon sa sayote. Actually, Pastor, kahit ako, Pastor, naa-amiss po ako kasi talagang hindi rin po ko po expected na dadalhin po ako ng Lord sa ganitong pagkatawag. Kasi talagang kung sa simula po titingnan, Pastor, dahil walang-wala po talaga, Pastor. Walang-wala po talaga, kung kakayahan naman po talaga, financially, wala po talaga. At nakatira kayo sa bahay na walang haligi? Walang, barong, kung masasabi ko po, parang barong-barong lang. Manabgat, barong-barong ang kanilang tahanan. Walang haligi po yung, parang yung, pinag, yung mga ano lang, simento na pinagtagpo yung bawat kanto. Ganun lang ang tahanan namin noon. Nagtitinda lamang po kami ng mga... namimili yung asawa ko, kami ng mga gulay sa Pasig. Tapos, tinitinda namin sa bahay, Pastor. Tapos, yung tira noong Pastor, yun ang inuulam namin. Lahat ng paninda, ginawa ko, Pastor, tusino, lungganisa, nagluluto ako ng mga turon sa hapon, banana cue. Yung tibo pa, Pastor, yung lahat ng makakasalubong ko sa kasada ay ate at kuya ko, nanay at tatay. Kasi aalukin ko lahat, Pastor, kahit hindi ko kakilala eh. Mabintahan ko lang yung pagmatanda. Nay, bilhin na po kahit hindi ko kakilala. O, nay, tay, ate, kuya, ganun, yung tipong ganun. Parang lahat kaibigan mo. Lahat kaibigan ko, Pastor. Yun po ang simula ko hanggat one day po na parang... One day, yun ang maganda. One day. Yan. Yun yung one day na yung Pastor, yun ang nagbago ng buhay namin. Yes. Yung isang karanasan na yung inoffer ba ng Lord, yung pagkakataon na yun na... binigyan kami ng Lord ng pagkakataon na something na inoffer ng Lord sa amin. Pero hindi ko akalain na yun ang magbabago sa buhay namin. Uh-huh. Yung isang pagkakataon na yan, na hindi, actually, Pastor, nung time na yun ay spiritually, hindi pa rin ako ganun kalalim noong Pastor. Kasi parang nasa Taguig ako, iba po yung... iba yung pastor ko. Hindi pa po ako dito, Pastor. Hindi pa po ako dinadala ng Lord dito kay Pastor. At talagang... hindi pa kami nagtatagpo. Hindi pa kami nagtatagpo noon. Hindi pa rin po ako ganung kalalim noon. Pero talagang siguro, sabihin na natin talaga, yun ang tawag ko na noon pa man ay tinadhana na ng Lord. Tinadhana. Tinadhana na. Ayan, tinadhana. Kumbaga sa kwan, yun ang dahilan, ba't ka isinilang? Amen. Bakit ka nabubuhay? It's because of that specific ministry na gagawin ng Panginoon. Could you imagine, man of God, si Sister Early, saka si Brother Manny. Si Brother Manny nag-Taiwan pa yan. Assuming na doon niya matatagpuan yung mga pagpapala at biyaya. Pero... talagang hindi eh. Hindi ganun eh. Hindi ganun yung principle ng Panginoon sa pagpapala at biyaya. Tuloy mo, Sister Early. Tapos yun nga po, Pastor, tuloy ko na po na hanggat na, yun nga, yung isang araw, yung inoffer ng Lord ito. Sa lingkod ng Panginoon din, Pastor, yung pastor ko po sa Taguig, dahil wala nga ako financially, nagsimula lang po ako sa 7 pesos. Na dahil sayote. Sa sayote po. Dahil namimili nga po kami ng gulay sa Pasig, nag-something na nilagay ng Lord sa heart ko, yung 7 pesos na yun na sayote, di, bumili po ako, hinatid ko sa muna, pastor ko. Teka muna. Mga kapatid, mga kamanggagawa, mga lingkod ng Diyos, mga workers sa church, mga kapatid natin na may mga negosyo sa church, mga kapatid natin na mayroong pinagkukunan ang mga resources nila, kapatid, pakinggan po ninyo ito, panoorin nyo, pakinggan ninyo, i-evaluate ninyo how the Lord brought Sister Ellie and Brother Manny into a successful life. As well as na at the same time ay nagpagamit sila sa ating Panginoon. Despite of all the fact na walang-wala talaga. Could you imagine ang binibigay lang nila sa pasimula? Ano? 7 pesos na halaga ng sayote. Ito isang uri ito ng ministry
na hindi ito alibi na kasi wala akong bibigay kaya hindi ako magsisimula eh. Kung mayaman lang ako, magbibigay ako ng marami. Hindi yun ang principle eh. The principle is, when you started giving, the Lord is started to give you that you are about to give. Amen. Hindi ka magbibigay kasi marami ka na. Amen. Magbibigay ka sa panahong wala ka pa. Ito yung principle. Man of God, bigyan mo muna ng kaunting view itong ating bago pagsalitin muli si Sister Early. Actually, very foundational yung sinasabi mo, no? At saka yung sinasabi ni Sister Early. Kasi nga, maraming mga kapatid tayo na parang doon sila nagkakaroon ng encouragement kapag mayroon silang ibibigay na malaki. Pero sa totoo lang, ang pagtitiwala ng Panginoon na nag-uumpisa doon po sa maliliit. Kasi correct, correct. Sabi ng Panginoon, kapag napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, ay pagkakatiwalaan ka sa malaki. Kaya kung anong resources mayroon sa iyo, hindi kailangan malaki yan. Correct. Kahit maliit yan, at pag nakita ng Diyos tapat ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa malaki. That's right. Yan po talaga yung principle na itinuturo ng salita ng ating Panginoon. Na pagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Amen. Okay, tuloy natin. Mula doon sa 7 pesos na sayote, nagsimula ang ministry ni Sister Early. So, maraming nakakaalam sa lahat ng mga nakakarating sa Revival of Worship Philippines Conference. Mapansin din po ninyo, nagpapabigay po ng mga testimony ang lingkod ng Diyos na ito. From the very beginning of her life, God used her in a way that the Lord will be glorified. Okay, pakinggan natin muli. Mula sa 7 pesos, ayan, talagang yun, nakakahamon. Yun po, Pastor. Nung 7 pesos po na, ibigay ko po yun. Ang naramdaman ko po talaga, Pastor, masarap. Ang saya ko, yun ang unang nadama ko, yung nilagay ng Lord sa heart ko. Hindi mabigat. Hindi po, Pastor, ang saya. Tapos, Pastor, ang nakakagulat, after nung sayo, hindi tumigil ang Lord. Okay. Kinabukasan, parang nilagay uli ng Lord na, aban, tumaas na po yung Pastor, hindi na po 7 pesos. Naging karni na yun, naging manok na. Wow. Naging karni na. Wow. Sunod, iba na po, Pastor, ang hanggat nag-increase po, hindi po na natili yung Pastor sa 7 pesos. Ayun. Nag-increase po yun. So, yun nga ang maganda dun, ano, Sister Early. Yung once na ikaw ay pinagpapala ni Lord, hindi nag-i-increase ang level ng uri ng iyong pamumuhay, kundi yung uri ng iyong pagbibigay. Amen. Ang nabago. Amen po, Pastor. Hindi pa nakikita ang uri ng pamumuhay na may pagbabago, pero nakita na sa uri ng pagbibigay na may nagbabago. Amen, amen. Yun mga kapatid, ang napakaganda, no? Yung pagbabago na yan na nakikita sa pagbibigay, ang unang-unang dapat makita sa isang taong pinagpapala at ginagamit ng Panginoon. Hindi yung uri ng pamumuhay nila. How they live, how they take the pleasures of life in this world, kundi yung uri ng kanilang pagkakaloob, pagbibigay, uri ng kanilang mga pag-release ng mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. Tuloy mo, Sister Early. Yun nga po, Pastor, hanggat na dumating na po, medyo shortcut na natin, hanggat dumating na po kami, Pastor, sa mga gamit na sa church, mm-hmm. Yun, nakabili na kami ng mga drum, mga microphone, mm-hmm. Hanggat yung, actually, Pastor, yung ano na to, yung halimbawa, mga sasakyan, uh-oh. Hindi talaga umabot sa... Wala sa pangarap, wala, ano? Wala, Pastor, wala hindi pangarap. Ko in-expect to, Pastor, eh. Oo, oo. Talagang kamangha-mangha ang Lord kasi talagang yung kapag sumunod ka pala talaga, talagang, kumbaga parang hagdan, Pastor, ang ginawa ng Lord eh. Mula sa pinakamababa, baba, talagang inakyat ka sa second step, third step, fourth step. Hindi talaga, walang shortcut, Pastor. Pero grabe yung parang yung kapangyarihan mo dito para sumunod ka. Yung joy, grabe. Yung hindi mo mapapabukas na gawin. Uh-oh. Yung... kaagad-agad gusto mong tumakbo at gawin ito. Kasi pag kinabukasan, parang wala na lipas na, lilipas na yung kagalang. Parang yan, sandali, Sister Early. No? Mga kapatid, yung sinasabi ni Sister Early kasi, man of God, is yung tatawag na prompt ng Holy Spirit o conviction. Kapag ang Panginoong Jesus ay nagbigay sa iyo ng conviction para mag-release, para i-bless ang isang tao, huwag mo nang ipagpabukas yan kung sinasabi ng Diyos yan ngayon. Kung sinasabi agad ng Panginoon na gawin mo yan, gawin mo na agad and do not hesitate. Huwag kang, do not be late to obey God. Huwag kang maging late. Kailangan, kasi
Unang-una, hindi mo alam kung ano ang inihahanda ng Diyos para sa iyo. Hindi natin alam kung anong inihahanda ng Panginoon sa ating sambahayan. Hindi natin alam kung anong inihahanda ng ating Panginoon sa ating pamilya. Ang unang inihahanda ng Panginoon ay ang ating kakayahan na i-release ang mga bagay na dapat nating i-release sa panahong tayo ay kinakausap ng ating Panginoon. Katulad ng nangyayari kay Sister Ellie sa pasimula, a little amount of conviction, a little amount of passion, a little amount of willingness, but her life changed. Kumbaga sa kwan yung progressive yung kanyang change ng kanyang pagkaloob mula sa una gulay, sayuti, dinulobasa din isang araw eh, yun na pala ay manok na. At pagkatapos ng manok ay baboy na. Pagkatapos ng baboy, kasama na roon yung mga instrumento sa church. So, mapapansin natin yung progressive giving ay nagsisimula. So, pamaliit mula sa ilang libo, muna 27 pesos, tapos naging 100, naging 1,000. Ganun naman talaga si Lord eh. Man of God, bigyan mo nga ng insight itong sinasabi ko bago natin bigyan uli Sister Erlene ng pagkakataong makapagsalita. Kasi maganda ito eh, kasi hindi lamang natin dinidiscuss dito yung principle na ito, kundi ating binibigyan ng pagkakataon na may mga taong pinauna sa atin para maging halimbawa how we give generously for the glory of God. Man of God. Yes, sapagkat pinag-usapan natin ay yung pahid ng Panginoon. Yung pahid ng Diyos ay lalong nagkukumahog yan na lumabas talaga sa puso ng isang lingkod ng Panginoon na tinawag ng Diyos. Uh-huh. Sa anumang ministry, no, especially kay Sister Early. At tama yung action na yon, tama yung faith na yon na kapag kinausap ka ng Panginoon, immediately, ito yung tawag natin, man of God, na yung instant obedience. Correct. Kasi ito talaga yung gusto talagang iparanas ng Panginoon, yung instant obedience. Correct, sa ating correct. Pagsunod sa ating Panginoon, ito talaga yung makakaranas ng supernatural move of the Holy Spirit. Amen. So, progressive yan. So, ngayon, ang taong may pahid ng Panginoon ay hindi nakatingin doon sa kung anong mayroon sa kanya lamang, kundi siya ay nakikinig doon sa sinasabi ng taong o ng Diyos na tumawag sa kanya. Di pinag-usapan kung anong mayroon sa iyo. Correct. Kung gaano kalaki, kung gaano ka valuable yung ibibigay mo, kundi yan ay nakabase doon sa kung gaano ka susunod doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Yan man of God ang maganda eh, kung gaano ka susunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Yes, regardless kung ano ang price na sinasabi ng ating Panginoon. Katulad correct. Nung umpisa ni Sterling, nag-umpisa sa sayote, 1 kilong sayote, tapos naging 1 kilong manok. Diba? Oh. Nag-progress po ito. Oh, oh. Bakit ito nagpo-progress? Kasi the more you progress in giving, the more you also progress in vision. Correct. Oh, and then you also progress in living. So, the more you give, the more you live. Oh, so, kaya po, lalo po itong naunawaan at lalo po natin nararanasan yung kabutihan ng Panginoon kapag ginagawa po natin itong mga bagay na ito. Amen. Kaya huwag po tayong matakot kapag kinausap tayo ng Panginoon na talagang i-release kung ano ang dapat i-release, kasi sa bawat instruction ni Lord ay mayroon pong miracle na nangyayari. Correct. Kaya po natin ginagawa isang bagay hindi dahil sa gusto natin magpa-impress sa mga tao. Hindi kaya gusto natin magpa-impress sa pastor. Hindi po ganon. Hindi, kaya hindi. Po natin hindi ginagawa yan kasi sumusunod tayo sa ating Panginoon. Oo, kaya oo, po habang sumusunod tayo kay Lord, lalo natin makikita yung miracle ng Panginoon. Amen. Kaya nga pinag-usapan na, huwag mong ipagmalaki kung ano yung uri ng pamumuhay mo. Ang ipagmalakan mo ay kung ano ang uri ng pagkakaloob mo. Kagawain ng ating Panginoon. Yung ganong klaseng pagkilos ang nagsasalita. Hindi yung yes. gusto mong sabihin at para sa gawa. Sabi ni Pastora Joyce Murillo, Sister Early, praise God sa buhay mo and we pray dumami pa ang lahi mo for the glory of God. Dumami ang lahi, and shout out muna tayo kay Pastor Well del Rosario dyan sa Quezon. Good morning, man of God, at kay Sister Mila at sa mga kapatid po natin na ngayon po ay patuloy na kasama natin. Okay, tuloy na natin, Sister Early.
Man of God, tuloy ko muna, no? Si Pastor Beto Lentino ng Baguio City, nanonood din sa atin ngayon. Nasa Baguio siya ngayon. Pastor Bet, no? Nasa Baguio pa siya ngayon? Purihin ang Panginoon. Nasa Baguio, Sister Beth Tolentino? Opo, opo, nasa Baguio yan. Good morning sa malamig na lugar ng Baguio City. Pastor Beth, yeah, shalom, shalom. God bless you all. Kasama ang asawa, Pastor Jason Tolentino. Amen. Kasama natin yan. Alam mo nun, yan yung nag-accommodate sa atin doon sa Qatar. So, yes, oo. Salamat, Pastor Beth, na kami nakarating doon sa bahay mo at sa ministry doon sa Qatar. Ngayon, nasa Baguio sila ngayon. Amen. Praise God. Praise God. Okay, tuloy na natin, Sister Ellie. Tapos, mula doon sa sayote, naging manok, naging baboy, naging baka. Then, isang araw, instruments ng church, ano? Opo, opo. Andin, Pastor, nung napansin ko po, nung time, siguro part po yun ang... Transition. Transition ng Lord. Oo. Yun na po yung pagkakataon na dinala na po kami, Pastor, dito sa Cavite. Nung time na, yung time po na parang na-develop na po kami sa pagkakaloob. Na-develop na. Opo, na-develop. Naalala ko yung time na naghahakot kayo ng mga prutas. Opo, opo. Galing sa silang, yung mga saging manugad, pinapahinog bago itinda. Yung FX nilang unang-unang sasakyan, ay puno yun ng mga gamit, puno yun ng mga bungang kahoy, puno yun ng mga gulayin, ng mga prutas, man of God. Pinapahinog doon sa tagig. At pagkatapos doon sa harap ng bahay nila, itinitinda niya. Hinaharangan niya yung kalsada. Ah, hindi pala. Hinaharangan niya yung gate nung kanyang bahay para itinda. Could you imagine, no? Sa ngayon, mapapansin niyo kung i-evaluate mo yung buhay nila ngayon. Aba eh. Ala eh, kain naman eh. Hindi ka maipaliwanag ng gayon. Sobra naman eh. Sobra ka naman. Talaga naman kakaiba eh. Okay, Sister Ellie, tuloy mo. Yun nga po, Pastor, dinala na po kami. Actually po, Pastor, yung saging na po talaga na yung Pastor, yun po ang unang hakbang na ginawa po ng Lord nung pagkatapos sa tagig na dinala po kami dito na sa Cavite. Sa'yo na nga po, Pastor, thank you pala ha. Pastor, nagpapasalamat po talaga ako sa lingkod ng Diyos na to dahil, kumbaga... pinagbuksan ako ng pintuan. Yun po talaga, talagang grabe po talaga yung sasaging po talaga yun mula sa silang po, Pastor. Alam ko nga po ba bakit dumating ako sa punto, Pastor, nung pinagtinda ako ng Lord nung saging na, sa dami-dami less ng than, saging, less senyorita. Less than a year yun, ano? Less than a year. Opo, Pastor, taon po, Pastor. Tapos ipaalam mo kung saan dinala ni Lord yung mga tubo. Tuloy mo. Ang ganda to eh. Ikwento ko, Pastor, kunti yung sasaging, yung karanasan ko. Imaginin mo, Pastor, yung sasaging mamimili ako sa silang, sa palingki. Minsan, pag wala, Pastor, sa palingki, kasi mayroon na palang mga may-ari yun, pupunta ako, Pastor, sa mga bukid. Talagang sa bukid talaga. Pupunta ako tapos, pag wala pong saging, Pastor, kasi siyempre malulugi ako doon sa gasolina. Hala kung kamuting kahoy, mga pinya, kung ano-ano lang pong maisakay sa sasakyan kasi namasahe na po ako, nagkrudo na po ako, kailangan mabawi ko po yun at may maibinta ko. Di, pag may saging ako, kakalburuhin ko yun, ilalagay sa sako. After 2 days, ibibinta ko po yun sa palingki, sa bahay, sa palingki, ano lang po, Pastor, sa batya, ilalagay ko sa batya. Magtra-tricycle ako, tapos yung pwesto ko, wala po akong pwesto, kundi misa lang po sa tabi ng kalsada. Mm-hmm. Yung mga katapat ko po, mga malalaking mga nagtitinda ng saging, pinag-iinitan pa ako dahil siyempre... Karibal ako. Ang liit-liit lang ng misa ko. Pero sa habag ng Lord, dinadala naman ng Lord yung mga customer, maraming customer. Maagang nauubos yung saging ko. Oo. Almost year talaga po yung Pastor o mahigit. Tapos mahigit isang taon yun. Opo, mahigit po talaga, talagang hindi may pagkakataon po, Pastor, na lumulutang yung mga timba ko, batya. Kasi pag bumabaha po doon sa pwesto ko, tumataas ang tubig, lumulutang po yung mga batya ko doon. Saka nakita ko madaling araw ko yung umaalis ang tagig, ano? Opo, madaling araw. Para lang makarating kayo na mas maaga doon sa silang, sa bili, sa bagsakan, man of God, ng mga prutas. Could you imagine, mga kapatid, ano, pakinggan ninyo, tingnan po ninyo ang transition ginawa ni Lord. How the Lord bless this couple, Brother Manny and Sister Ellie, sa mga principle at konsepto ng langit na kanilang ini-apply, despite of all the fact, ng difficulties nung kanilang simula. Ito, mga kapatid, ang magandang aral. Papaano nila nalaman na ang tawag ng Diyos ay ito na para sa kanila? Kaya ating tinatalakay ang mga bagay nito. Pero tuloy po rin natin yung testimony, saan napunta yung income mo sa loob ng mahigit na isang taon? Doon sa saging. Yun nga, yun po, Pastor. Nung time natin yung sa Dulag po, Pastor, no? Dulag gawain Lady. Sa yung Dulag ating Lady. First.
Opo. Yung hindi ating ko rin po alam, Pastor, bakit pinagkaingat-ingatan ko rin po yung mga amount na tagbe-20, 50. Talagang, Pastor, hindi po ako kumuha doon. Talagang pinagtabi-tabi ko po lahat ng income doon sa loob ng mga isang taon mahigit ba yun. Talagang tinago ko po yun. And then yung nagkaroon nga po ng gawain sa Dulag Leyte, nagkataon po yun na talagang financially ay talagang wala po talaga. Wala pa ang church, wala pa ang mga provision ng Panginoon. Wala pa po. And then nagpatawag po si pastor ng meeting kasi kinabukasan po aalis na po ang ano, ang team, pero may ticket na po kami nila pastora. Nagpatawag si pastor ng meeting. Pagdating pa lang po sa pintuan, pagpasok pa lang po talaga, pastor, ng pintuan ng church, alam ko na kung ano ang purpose ng Lord, kung bakit nagtinda ako, kung bakit nagsakripisyo ako, kung bakit itinago ko kahit yung mga barya, itinago ko po yun. Pagpasok ko pa lang, pastor, ng church, nangusap na ang Lord sa heart ko eh. Umiyak na ako, sabi ko, Lord, this is it. Ito pala yun. Wow. Tapos nung nagsalita na nga po si pastor na ito, wala tayong budget, yun, eh... Almost one way lang yung ating budget. Opo, pastor. One way lang, patungo pa ng Leyte, man of God, ha? Dulag Leyte. Ang ating first revival of worship dyan sa Dulag Leyte. Na talaga namang grabe, nagpakain tayo, talagang... tapos lahat ng gastos atin. Imagine, naglakbay kami mula dito, nagsasakyan. Kasama pa niya si Kuya Doming, kung nakikinig ka at nanonood, ay salamat sa isang napakagandang dedikasyon mo. Pagpalain ka ng ating Panginoon at ang iyong mga lahi. Purihin ng Diyos. Amen. That time ay talagang wala kaming pera. Mayroon lang kaming pera, 20,000, pamasahin na pang krudo namin sa sasakyan na may dala kaming gamit at ang buong team. Tapos si Lester Early at Mrs. ko ay pinag-iroplano sila ng ating Panginoon. Pero kami, naglakbay kami. Talagang wala talaga. Pagdating doon, naghihintay yung mga tao, naghihintay yung ating host, pastor, wala pa ho tayong ganito, wala pa tayong pagkain. Sabi ko, magpuprovide si Lord. Tuloy mo, Sister Early. Tapos yung pastor, di nauna po kami nung pagdating po doon sa Leyte, nauna po kami ni pastora. Eh, wala po talaga, pastor. Eh, talagang mamamangha ka rin po doon sa dinat na namin. Talagang iba po talaga. Yun, walang ka ng choice, kundi ako naman, alam kong may bit-bit ako, pastor. Alam kong may bit-bit ako. Kaya wala, nilabas, bumili ka, pumunta kami ni pastora ng palengke. Bumili kami ng baboy, bigas. Doon, sila na rin po yung... Isang buong baboy na yung binili nyo, di ba? Opo, pastor, opo. Isang buong baboy, manugan. Nung hapon na kasi kinabukasan, magpapakain na tayo. Pero wala pa kaming pang-dinner ng gabi na yan, nung dumating kami. Ay dumating naman sila, ay salamat sa ating Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, the amount of that blessing is mga mahigit 100,000 na naipon niya sa loob ng isang taong mahigit na pagtitinda. Doon lamang specifically dinala ng Panginoon. Tingnan yung binhiyan, 100,000 plus. Tuloy mo, Sister Early. Kaya yung Panginoon, yung pastor, purihin ang Panginoon dahil yun, nangyari yung gawain na matagumpay po talaga. At hindi naman po pinagkulang. Lahat po, pastor, provided, pati yung pastor, binayaran po natin yung nagluto doon. Yung pati yung mga gamit doon, pastor, sa church na naalala mo, pastor, yung sa pinsan ko. Yung gamit. O gamit, binayaran din natin. Binayaran. Kasi imagine, naghiram tayo ng... God bless to everyone. Amen, amen. Tuloy mo. Oh, nagkaloob rin po tayo yun. Parang pinagpala natin sila. Amen. Pinagpala natin yung mga hinahiraman natin ng mga gamit doon. Talagang, sa kabuuan po, talaga lahat nagdumalo ay napagpala po talaga doon sa gawain na yun. Kaya talagang no regrets po talaga. Talagang pasasalamatan mo ang Lord doon sa kanyang ginawa. Amen. Amen. So, worth of 100,000 plus, man of God. Mga kapatid, gusto kong i-encourage ang bawat isa, no? Na may mga pagkataong pinagkatago-tago ninyo yung inyong gustong itago talaga. Financially. Specifically, finances. But the day shall come that the Lord will knock at the door of your heart to release such amount. Just to provide the way of the Lord
para maabot ang dapat maabot. Pero not at all times, ganun si Lord. May mga time naman na magre-release naman siya ng blessing mula sa langit at hindi mo naman alam kung paano mo siya i-contain. My point is this, once the Lord is calling you in a specific way, wag kang hihinto. Wag kang magtatanong, Lord, ikaw ba yan talaga? Kasi ang prompt ng Holy Spirit, ang akambal niyan ay katuwaan, kagalakan. Yung joy ng Panginoon ay nag-uumapaw sa iyong puso. Makita mo lang yung resulta ng iyong ginawa ay napakalaking impact na sa buhay mo mismo personally. At hindi lang doon, mga kapatid. Yun ang isang napakagandang test. Kumbaga sa panahon ni Abraham, Isaac. Kasi inalagaan niya yun eh. Pinangalagaan, kinalinga, inipon, ultimong limang piso, 20 pesos, itinabi. Alam mo yung nung tingnan ko yung pera niya, man of God, mga bundle of 20 pesos. Bundle of 20 pesos, tapos may mga barya pa. Lahat ay talagang nirelease niya. Nirelease niya, sabi ko, grabing binhi ito. Lord, pagpalain mo ang mga taong ito. Ang umiiyak ako, sabi ko, Lord, wala akong magagawa, nagantihan sila. Ikaw ang gaganti. Ministry mo ito. Ikaw ang gaganti sa kanila. In a way, na sila mismo'y mamamangha. At yun nga ang nangyari. Pagkatapos ng lahat ng iyon, Sister Early, then the journey began. Tuloy mo. Ayun na nga po, Pastor. Talagang, yung pagsunod naman po na yun, talagang hindi po talaga dapat na panghinayangan dahil ikaw po talaga, Pastor, ang unang mapagpapala. Kami mismo talagang unang napagpala po talaga doon sa hakbang. Yung fever, yung one day na yun, yung inoffer ng Lord sa amin, talagang kami talaga ang na-bless talaga. And then, yun nga, pinagkatiwalaan kami ng Lord ng company na talagang grabe din po ang proseso na ginawa ng Lord, talagang bakbakan, pero hindi kami iniwan ng Panginoon, laban lang kung laban. Nag-start lang yun sa 6,000. Opo, Pastor. 6,000 capital, man of God. Yung kumpanya, yung purse. Tuloy mo. Kaya yun nga po, talagang pinalago po talaga ng Lord. Ang daming pinagdaanan, ang daming proseso, ang sobra hindi maipaliwanag talaga. Talagang kung talagang wala kang Panginoon talaga, talagang babak out ka talaga. Na hanggang ngayon na talagang yun, talagang dinala na po talaga tayo sa promised land talaga. Amen. Talagang wow. Grabe. Talagang... Okay. Grabe ba, matindi pa? Oo. Tapos, gusto ko lang ikuhan, ano, yung makuha natin yung tulay, how the Lord bless. Imagine, man of God, ako yung nag-dedicate ng kanilang kumpanya. From that time, talaga, dyan sa Taguig, sa FTI, ano? Sa FTI sa Taguig. Christmas yun, parang Christmas party. First time na ako'y nakatanggap ng hamon, ng ham na regalo, man of God. bilang pastor. Kasi pag nakatanggap tayo bilang pastor, napakasaya na natin sa ganong klaseng, could you imagine, ham, capital H-A-M, ham, yung mga panahon yun na nagsisimula ka pa lang, talagang bawat bagay ay napakahalaga, napakasaya mo, maliit o malaki, napakahalaga. Now, the journey began. Then, nung sila nasa journey na, then dumating ang time na kinakausap sila ni Lord. Silang mag-asawa. Okay, release kayo ng ganito. Yan, makita nyo yung sa likod ng Roland, yung amplifier, yung sound system natin, at iba pa, mga keyboard, etc. Nagbigay sila talaga. Sa church specifically, nagbigay talaga sila. At nakita ko yung kanilang puso. At may mga time na ako'y kinakausap ng Lord, nakausapin sila para sa isang bagay na kailangan nilang i-release. Dumating ang time na sabi ko, may pinapasabi si Lord sa akin, sa puso ko, na sabihin sa inyo, kayo ang sumagot nung gawain. Naalala mo, man of God, kasama ka nun eh, doon sa ating paluleyte. Nasa Leyte tayo. Medyo noong nakaraan, 100,000 plus, ngayon, 150 plus thousand. Na. Yeah, oo. Man of God, kasama ka doon at na-witness mo yung how they work, how they manage the blessing of God para magkasya sa dalawang araw at lahat ng gastos atin yon, eroplano, hotel, everything, pagkain, tayo, sila yung sumagot doon sa ating gastusin din, 150,000 plus yung ating pong gastos ng mga time na yun. Pero sa kanila, dahil nasanay na sila,
doon sa utos ng Panginoon, hindi na ito mabigat para sa kanila. Sister Ellie, bigyan mo nga ng kaunting insight doon sa kapag kinakausap ka ng Panginoon, nagpo-prompt sila ng Holy Spirit, through the Holy Spirit, ano ang nagiging response mo nito? Ngingiti ka lang o minsan na may aawayin mo ako? Ano ba yun? Actually, Pastor, every time po, Pastor, na naglalagay ang Lord sa heart ko, ang tingin ko dito, Pastor, sinasabi ko, Lord, it is a privilege. Wow. Actually, Pastor, talagang yung joy kapag, alam ko na, Pastor, kahit sa maliit at anumang tinig ng Lord, na anumang tinig ng Holy Spirit na inilalagay, parang kilalang kilala na ng heart ko eh. Parang, ang response ko kaagad, Lord, thank you. At ang nagiging response ko, yes, Lord. Hindi ako nag-iisip ng Lord, ayoko o ano paman. Laging response ko, Lord, oo. Yes. At may mga time na minsan, may pinapaabot ako, di ba? Tapos, tahimik si Lord. Amen. So, sige, tuloy mo yun. Pero minsan talaga, Pastor, may mga pagkakataon po talaga, Pastor, na hindi ibig sabihin, Pastor, na nagsasabi akong, yes, Lord, it is a privilege. Hindi po lagi talaga, Pastor. Ito nga po, Pastor, may gusto akong i-share kahit saglit. Kahit sa ganitong kalagayan ko, Pastor, di ba? Sa ganito na may business kami. Pero minsan talaga na, ito talaga siguro, Pastor, ang proseso ng Lord na pinasasalamatan ko ang Lord ng sobra. Uh-huh. Kasi kahit ito, ang tingin, siyempre, pag may business ka na, ang tingin talaga ng tao na andudoon ka na lagi. Uh-oh. Yung hindi ka na nawawalan. Pero sa totoo lang, Pastor, may time po talaga na marami ang laman, may konti. Minsan po talaga may time, Pastor, na nasasaid yun, nawawala. Yun yung principle ng mana. Amen. Yung mana, hindi continuous ang nasa sisidlan mo. Kailangan mong kumuha. Opo. O tuloy mo. Napakaganda, Pastor. Alam mo, Pastor, ina-appreciate, hindi ako nag-question sa mga bagay noon. Bagkus, ina-appreciate ko ang Lord. Lord, thank you. Kasi yun yung kapamaraan ng Pastor na hindi ka pwedeng magmalaki. Lagi mong titingnan ang sarili mo na lahat ng bagay nawawala pala. Correct. Kasi parang kahit, Pastor, ganito sitwasyon namin, parang tinuturuan patuloy na pagtuturo ng Lord, dinidisiplina kami ng Lord, papaano hawakan, papaano i-manage yung finances na nasa sayo sa tamang kapamaraanan. Oo. Ganun kaya, pinasasalamatan ko ang Lord na, Lord, salamat wala na namang laman ang wallet ko. Minsan may 50 pesos, may 100, may 1,000, may malaki. Pero yun yung bagay na yung, Pastor, na I thanks God talaga ng sobra. Kasi wala ka talagang ipagmamalaki. Hindi ka pwedeng magmalaki. Hindi mo pwedeng sabihin na negosyante ako, ganito ako, andudoon lagi ako, oh come on. Wala talaga. Dito ko napatunayan na talagang ilalagay ka talaga ng Lord sa isang proseso na hindi ka mawawala sa kanyang presensya. Hindi ka magmamalaki na ito na ako, ganito na ako, hindi na ako mawawalan. Hindi pala talaga ganun. Amen. Kaya, iyon, dumating ang time talaga na nung dinala na ako, Pastor, dito sa Revival of Worship, dito talaga ako ginamit, dito talaga ako naghubog sa kapamaraanan ng pagkakaloob. Dito talaga kami hinubog talaga ng Lord. Sa Revival of Worship talaga. Actually, Pastor, di ba yung peers nung dinedicate mo, yun din yung unang Revival of Worship nyo. Kumbaga, unang revival yun, man of God. That was 2005. Opo. 2005. The first Revival of Worship sa Bicol. Unang-unang outside the province, Revival of Worship Conference sa Ginubatan, Albay. I still remember, on the way kami doon, papunta doon, tumawag siya. Hindi ko pa nga siya kilala eh. Wala, stranger siya sa akin kasi wala, hindi ko siya kilala. Sabi niya, Pastor, ako po si ganito, si ganito, si ganyan. Ah, ganun ba? Sige. Eh, kailan ba i-dedicate? Ikaw po kasi nilagay ni Lord para i-dedicate yung kumpanya namin. So, kailangan po namin na kung mag-a-adjust po kami, ganyan. So, sabi ko, Saturday pa ang dating namin na hapon. Galing kami noon sa kon. Biyahe, ako nag-drive, 12 hours. Then, hapon ay pumunta pa kami para i-dedicate lang yung kumpanya. So, pagod na pagod ako talaga. But, there's joy in my heart. The first Revival of Worship ay una ring ipinanganak ang First Man of God. Kaya kasing edad ng Revival of Worship ang First Company.
Man of God. So, how God relate doon sa pagiging magkatuwang, no? Yung partnership ng Panginoon. Magkatuwang yung kumpanya, magkatuwang din yung revival of worship. Yung dalawa, talagang isinilang as silang dalawa para sa isa't isa. Yes. Oh. Oh, maganda yung word na yun. Sinilang para sa isa't isa. Ayan, oo. Oh. Sige, so, Sterling, tuloy mo. Tama talaga okay. Yung pagiging tsunamita talaga. Oo. Napagano yan, man of God, bigyan mo ng kaunting insight. Yung ganung klase ng pagtatagpo na it's not an accident. Lahat ng bagay na nangyayari kapag yan ay sinamahan ng Diyos, hindi yan aksidente. Yan ay isang daan upang mahayag ang kalooban ng ating Panginoon. Man of God, tuloy mo. Yeah, tawag ng Panginoon yan sa isang lingkod ng Panginoon na ang Diyos ay magpapadala ng tao para maging katuwang doon sa panawagan na pinagkatiwala ng Panginoon sa isang lingkod ng Diyos. Tama. So katulad ni Elisha, so hindi mo akalain na si Elisha, no? Siya ay isang itinerant minister, punta siya sa Shunem, at pagdating niya roon, there was a woman. Oo. At ito nga po yung Shunammite woman. And this Shunammite woman, hindi niya alam na siya mayroon ng puso siya talaga na kumonect talaga sa man of God. Kasi sabi niya, nakita niya na mayroong isang lingkod ng Diyos na si Elisha na dumating sa Shunem at in-invite niya ito para sa isang breakfast. Correct. Simpleng bagay lang eh. Hindi niya alam na yung simpleng bagay, yun na pala yung yun ang magkukonect pa sa mas malalaking bagay na gagampanan niya at gagawin ng Diyos sa kanya. Man of God, gusto kong susugan yan, ano? Kasi nga, gaya ng mga lingkod ng Diyos na tinawag ng ating Panginoon para maglingkod, huwag po kayo maghanap ng tsunamita. Alam na po ni Lord kung sino po ang ilalagak sa inyo para maging tsunamite. Nga lang, ang maganda po dito, tuloy lang po tayo sa paglilingkod. Huwag po tayong mag-ala sa mga supply na gagawin ni Lord dahil may mga taong dinadala ang Panginoon para sila'y tawagin na maging supplier ng provision sa church na pinagkatiwala o sa ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Amen. Kaya dapat walang ipag-alala yung mga lingkod ng Panginoon. Correct. Na sumunod talaga eh. Kasi Oo. Kung bakit yung iba'y bantulot sumunod sa ating Panginoon, kasi nga, dahil nga doon sa bahagi ng pangangailangan. Correct. So, yun talaga ang napakalaking balakin sa pagpapatuloy ng lingkod ng Panginoon. Kung siya ba ay papalaot sa ministry, tutugon sa panawagan ng Panginoon. Correct. Kahit ganito yung nararanasan niya. Pero sa naranasan ko, man of God, at naintindihan ko, na sa bawat paghakbang at pagsunod ng lingkod ng Panginoon, ang Diyos ay nagpapadala ng tao upang maging katuwang niya, upang sa lahat ng pangangailangan niya ay ang Diyos tugon sa pamamagitan nung taong ipapadala sa kanya ng ating Panginoon. Tama. So, katulad si Elisha na itinerant siya, pero itong babaeng ginamit ng Panginoon una para i-provide yung kanyang pagkain. Oo. Yung pangalawa, nag-progress yun eh. Hindi lang pagkain. Yung kasunod na tirahan na manubgad eh. Oo. Nag-usap sila mag-asawa. At yun ang pinakamatindi. So, itong kausap ni Elisha is issue na may family. So, hindi lang yung babae. Pati yung pamilya na ngayon. So, ngayon itong pamilya, nag-usap sila yung mag-asawa. Ano bang gagawin natin? I perceive that this man who comes to us, sabi niyang ganyan, frequently is a man of God. Mm-mm. So, sabi niya, magpatayo tayo ng kwarto, magpatayo tayo ng kwarto. Tumaas na yung uri ng pagbibigay niya. Lagyan natin. Tumaas na. Ilawan. Para sa pagdating naman of God, mayroon siyang tutuluyan. Oh, yun. Alam mo, mahalaga sa lingkod ng Diyos yung rest. At yung provision na yun na ginawa ng Shunammite woman has a great impact doon sa ministry na ginagampanan naman of God. That's right. Kasi hindi lang naman pangangaral ng salita ng Diyos, kundi pati yung kanyang physical, pati yung kanyang mga pangangailangan that was literally provided by the Shunammite woman. Correct. Kaya naman, man of God, grabe naman yung ginawa ng Diyos sa Shunammite. Kita mo na talagang yung one-day dream, Sister Arlene, sabi mo, one day, di ba? Oo. One-day miracle talaga. One day. Kasi yung one-day miracle, man of God, eh. Yun ang miracle ng lahat ng miracles. Yun ang kinamaan talaga. Correct. Ito yung pinaka-mimiti
pinakanina na is itong mag-asawa na ito. Kasi matanda na yung asawa, tapos siya naman ay, siyempre, hindi siya magkaanak. Oo. Pero alam mo, one day miracle is really happening because of the act of faith na ginawa ng babae. That's right. Hindi, kaya hindi, pinangyari ng ating Panginoon. Hindi nag-atubili yung babae, ano? Wala talagang pag-atubili. Wala. Actually, masaya sa manugad eh. Nag-alok nga si Eliza sa kanya eh. Sa 2 Kings chapter 4, verse 8 hanggang 17. Nag-alok ito eh. No? Anong gusto mong gawin? Baga, salamat sa iyong pag-alala, salamat sa iyong pag-aruga. Ano yung gusto na mong parang yung, maitulong parang namin sa'yo? Parang kapalit nung mga ginagawa mo sa akin, sabi ni Eliza. Ginawa. Kasi alam nyo, hindi naman yan yung tinatawag na parang i-bribe mo yung lingkod ng ating Panginoon. Correct. No, hindi po yun. Kundi, that is an act of faith na kapag kaginawa natin, the heart of God nag-rise up doon sa lingkod ng Panginoon upang sabihin naman sa'yo. Tama. Ano yung gusto mo? Because kapag ang Diyos ay padala ng lingkod ng Diyos at ikaw ay tumugon doon sa pangangailangan ng lingkod ng Panginoon, sigurado ako na may gagawing supernatural si Lord sa buhay mo. Amen. Negosyo man yan, pamilya, ministry man yan, ano man. Basta ang Diyos mayroong gagawing dakilang bagay sa buhay mo. Amen. Kaya yung nangyayari kay Sister Early ngayon is a progressive revelation. Yung sabi nga niya kanina, di ba? Parang dati, hindi mo akalain na babang-baba sila ngayon. Grabe na yung ginawa ng Panginoon sa misan, kanila. Misan mahirap ng ma-reach. Imagine mo, they were able to bless, di ba? The man of God, they were able to bless na mga sasakyan na. Correct. Ang binibless. Samantalang sila dati, walang sasakyan. Oo. Eh ngayon, grabe na yung sasakyan. Sobrang dami na. Sasakyan eh. Tapos ngayon, namimingay ng sasakyan ngayon. Iyan ang matindi. Oo. Iyan ang matindi. Iyan ang matindi talaga. Okay. Tuloy natin, Sister Early. Tuloy mo mula doon sa pinanganak, sa dedication, hanggang sa ngayon, ay ano na ang ginawa ni Lord? Natapos na ba yung hinihingi ng Panginoon? Yun ba okay na lahat? Lord, nakapagbigay na ako, tapos na, kaya okay ng lahat. Ano ang naging response mo sa mga sumunod na mga paghingi ng Panginoon? Dahil alam ni Lord, mga kapatid, ito ang pakinggan natin. Ano? Kapag mayroong hinihingi si Lord, hindi mo, you cannot outgive the Lord. Amen. Because God is storing something greater what you can give from what you can give. Hindi siya maramot na Diyos. Kaya lang nagpo-produce siya ng matitinding mga miracles mula sa bagay na existed sa buhay ng isang tao. Yes. Hindi mula sa wala, kundi mula sa existed. Kaya nga sabi ni Elisha, anong mayroong ka sa bahay mo? Sabi niya doon sa widow of Sarepat, di ba? Anong mayroong ka sa bahay mo? Isang kapatak na langis at mumunting at harina. Di ba sabi niya? Okay, ano pa? Empty na mga vessel. So naghahanap si Lord ng kasangkapan, ng instrumento upang gumawa siya ng mga dakilang bagay sa buhay mo. Hindi siya gagawa ng himala dahil naghihintay ka pa ng isang bagay na dumating sa iyo para magkaloob ka. No. Kung ano ang nasa iyo, kung ano ang hawak mo, ano ba yung hawak mo? Ano ba yung nasa iyo? Ano ba yung mayroon ka? Doon magsisimula si Lord na gumawa ng mga miracle. Mga kapatid, kapag ikaw ay gumawa o humingi sa Panginoon ng mga himala mula sa wala, kapatid, hindi po yan mangyayari. Yan po yung hallucination yan. Correct. Yan ay hallucination. At doon sa hawak mo ang himala. Correct. Nasa doon hawak. Doon naghihimala ang Panginoon. Oo, nasa hawak mo. Kasi hindi mo. Hindi doon sa wala sa'yo. Walang hiwala doon. Correct. Walang himala doon sa... Hindi mo nga hawak yun eh. Kung ano yung meron sa'yo, di ba, man of God? Correct. Because the Lord multiplies the seed. The seed will be seed multiplied. Yung binhi. Kaya wag mong panghihinayangan ang seed. Seed is intended to plant, not to be eaten. Was God at ang maganda dyan, man of God. Oo, tuloy mo. Yung binhi na talagang intended to be sown, ano, yung itatanim natin, ay
paraan din ng Diyos para ikaw ay pagpalain. Correct. Hindi lamang ng pagkain, kundi binhi. Dalawa lagi ang binibigay ng Panginoon. Kaya hindi mo pa pwedeng sabihin, hindi, wala ko niyan eh, ito lang sa akin. O, tama. Minsan, maliit maaari. Maliit lang Lord eh. Sabihin niya, maliit lang Lord to eh. Hindi ito makasasapat. Doon na sa maliit na hindi nakasasapat, nagsisimula si Lord na gumawa ng mga bagay na higit pa sa kasapatan mo. O, nakita natin yung bata na nagdala ng 5 tinapay, 2 isda. Oo. Sabihin mo, maliit yon. Mm-hmm. Pero doon talaga nag-uumpisa yung grabe yung miracle. Yung 12 bakol at 5,000 na himala na nakakain. Maliban sa bata at mga babae. Mga babae. Okay. So, yan. Bago siguro, alam mo, ang daming testimony ito ni Sister Early kasi nasundan ko na rin nung magkasama tayo. No, since 2014, ay magkasama na tayo. Nasundan ko na talaga yung mga malalaking breakthrough nitong mga kapatid natin nila, Brother Manny, Sister Early, at siyempre yung family. So, nag-umpisa ito doon sa kung anong mayroon ka eh. Kasi yun ang minumultiply ni Lord eh. Kaya kung anong mayroon ka at ikaw ay kinausap ng Diyos, i-release mo agad kasi once you deprive yourself, kasi pag hindi mo ni-release yun, dinideprive mo yung sarili mo. Ikaw ang yung pamilya mo, yung negosyo mo ng breakthrough. Mm-mm. Kaya nga pinare-release sa'yo ni Lord yan sapagkat may gagawin ng Panginoon. That's look right. At the Serepat woman, nung pinantahan ni Elijah, man of God, di ba? Oo. So sabi niya, eto na lang natitira ko, isang subo na lang. Isang na harina. Na langis. Na langis. At pagkatapos nito, mamamatay na kami. Oo. So, grabing mo na, hopelessness. Hopelessness na. Grabing hopelessness. Doon sa sitwasyon na yun, parang hindi mo talaga i-release yun. Kasi last meal eh. Last meal. Mahirap i-release yun. Oh, but that was the principle of God. Wow. Kaya ang Diyos, naglingkod ng Diyos at inuutusan ka ng Panginoon sapagkat may gagawin siyang himala mula sa kalagayan mo. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay, pakinggan natin Sister Early. Nako, parang sasabog to kasi daming kwan eh. Tuloy mo, Sister Early. Ayun, ngayon nga po, Pastor, habang na nagagawa mo yung pinagagawa ng Lord, the more ka na nag-crave, the more ka na sumisigaw na, Lord, more. I want more, Lord. More privileges, more. Lord, more privileges. Kaya, hindi madali, Pastor, kagaya nga ng shinare ko kanina na may pagkakataon na yun, dumarating talaga na nagkakaroon, nawawalan. Talagang sinasabi ko na, para sabihin ko na hindi madali, pero kapag naglalagay ang Lord sa heart ko, hindi ko matagbihan. Hindi ko mapahindian ang Lord. Laging ang tugon ko lagi, Lord, yes, I will. Gagawin ko hanggat na parang nasanay na ako doon sa sitwasyon na talagang inilagay ko ang sarili ko sa ganong kasanayan, sa ganong sitwasyon na kapag nangungusap ang Lord, talagang hindi ko kailangan pahindian. Kasi doon ako masaya, Pastor eh. Nandoon ang joy. Nandoon ang joy. Yun ba yung joy na inilalagay ng Lord? Yun yung kapangyarihan mo para gawin ang mga bagay kahit mahirap. Amen. Yun ang kapangyarihan upang mapadali yung mahirap. Kaya kahit ang hirap-hirap, parang ang dali, Lord, ang saya mo. Yes. Minsan eh, nandoon pa may time pa na magsisilos ako nung time na talagang kapag si Pastor ay nag-challenge, laging kong grinag, Lord, ako Lord. Parang ganun, kasi kapag iba, Lord, bakit siya? Parang ganun ba na nandoon may jealousy akong nadadama kasi gusto ko na sa akin ilagay lagi ng Lord yung pagkakataon. Pero minsan, nire-review ko yung sarili ko na bigyan mo naman ng pagkakataon yung iba. Kasi parang kahit ang hirap, Pastor, pero masarap talaga. As in, naroon ang joy, naroon. Doon ko na unawa ang Pastor yung tawag ko. Doon ko nakita na ito ang tawag ko. Oo. Kasi nandito ang nang kagalakan ko eh. Ito naalala ko yung kwan, putulin ko muna dyan, pero tuloy mo mamaya. Naalala ko yung sabi mo na, Lord, huwag mong hayaan na iba ang gamitin kay Pastor Rudy na magkaroon siya ng sasakyan. Ayun yung, at magsiselos ako, Lord. Gusto ko, isa kami gagamitin ng
gagamitin mo. Yan ang mga matitinding anointing man of God, no? Ay, mga pastor na nanonood sa atin ngayon, ang kininyo na yan, no? Ng Panginoon ay mag-raise up talaga ng mga partners natin, mga sinamita sa mga simbahan natin na hindi papayag, hindi kapagpalain. Correct. Correct. Mga kapatid, alam nyo, ang isang maganda rito, hindi ka maghahanap ng Shunamite. Imo-motivate mo ang mga milyonaryo at milyonarya na nasa loob ng church mo. Nasa loob ng church mo. Gusto kong dugtugan yung man of God, no? Ha? Gusto kong dugtugan lang sandali yan. Kasi okay, actually, alam ko yung motivation na kailangan natin gawin. Pero sa totoo lang, ang kauna-unahang puso ng isang Shunamita ay yung pastor mismo. Yung kaya ang hindi one, naman maipapasa yung ganyang klaseng pahid ng Diyos kung wala yan sa puso ng lingkod ng Diyos. Siya ang unang-unang Shunamite. Siya ang unang-unang Shunamite sa Correct. Church. Mm-mm. Oo. Tapos ngayon, nakikita ko yung kasi yung puso talaga, ito yung pahid din ng revival of worship kung bakit grabe din yung anointing, grabe din yung provision, no? Sa kabalin ng pag-uumpisa, yung sinasabi mo nga halos wala, di ba? Alos sa pag-uwi nyo, candy lang, di ba? Yung Correct. Una. Pero yun talaga ang puso kasi bakit ganon? Kasi inuuna mo yung mga tao, bless mo yung mga tao. Later on, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Yan yung puso ng revival eh. Yun ang anointing niya eh. No, hindi lang mag-restore, kundi magpala talaga sa mga lingkod ng ating Panginoon. And sometimes, hindi maintindihan ng iba kung bakit tayo ay ipinapasa din yung ganong klaseng pahid ng Diyos. Oo. Dahil gusto nating matutunan din ng ating mga kapatid na may prinsipo ng Panginoon para magkaroon ka ng provision. And you must diba? You must enter to that kind of principle of God. Not yes. The principle of this world. Diba yung alok ni Satan, ibibigay ko ang lahat sa ito, sambahin mo lang ako. Laging conditional, laging conditional. Kay Lord, hindi ganun si Lord. Hindi ganun si Lord. Ang Panginoon, sumunod ka lang sa Kanya. Yun ang principle. Hindi yung parang hamunan na parang may isang bagay na ikukompromise ka, kay Lord wala. Hindi ganun si Lord na ikukompromise mo sarili mo Very para pure. Naman makasunod. Pure and dulot nga niya, joy, man of God. Yung sasabi yes. Early, yung joy, word, yung kagalakan talaga na mag-bless, di ba? tama. At yan, tuloy natin, ano? Tuloy mo, Sister Early, kapag iba ang ginamit mo, Lord, magsiselos kami. Magsiselos ako. Tuloy mo yon. Opo. Parang may pakiramdam nga ako, Pastor, na ganun. Kasi dahil nga sa grabbing joy, yung nadadama ko, parang gusto kong ako lagi yung mabigyan ng Lord ng pagkakataon. Kaya kapag si Pastor ay nagpapa-challenge na, kaagad, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kaagad ganun, inaangkin ko, bigyan mo ako, Lord, ng pagkakataon. Amen. Ganun lagi yung pakiramdam. Hanggang doon, Pastor, na dumating na yung time na, yung time ng revival ng Pastor noon, ay hirap talaga. Nagre-rent pa kami ng van, Pastor. Oh. Ay bawat rent namin, Pastor, magkano yun? Tag 7,000. Eh kung 2 days yung Pastor, ang hirap talaga, Pastor. Kaya dumating ang time na yun, nangusap na ang Lord na nag-provide na siya nung H100 na isa para na ano doon sa revival hanggat nasundan yun ng isa pang H100 at ngayon dalawa naman na. Yung dalawa na hanggat yun naman ang pagwalang gawain, ipinapasok natin yung pastor doon sa company. Kaya yun may income siya. Kaya yung income naman doon, yun ang ginagamit natin ngayon sa revival of worship. Kaya nagkaroon na siya ng provision talaga. May katuwang na, Pastor. Mm-hmm. Maliban pa doon, Siyempre, hindi Pastor, hindi naman tumigil yung mga kapatiran, talagang nandoon rin yung support ng bawat isa. Correct. Pero ang laking bagay talaga, Pastor, yung portion na nagawa ng ano, ng yung dalawang sasakyan na yun. Yung pagsunod, Pastor. Tapos yun, hanggat dumating na nga yung time na, binigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na pagpalain ang lingkod ng Panginoon ng yung kanyang sasakyan naman. Man, Yung kanyang fortuner, yung si Barcelay. Si Barcelay. Kaya, thanks God. At may talagang, kasunod pa yan, ha? Talagang lahat po talaga ay proseso ng Lord. Tamang panahon. Oo. Yung gusto kong susugan kanina, ano? Hindi mo pala alam na yung palang tawag mo ay ito na. Kasi ito mga kapatid, no? Kung saan ka nag-i-enjoy, kung saan ka nag-glorify si Lord,
at wala kang anumang hesitation na ginagawa mo isang bagay mula sa iyong puso, isa na yan sa mga tawag ng Diyos para sa iyo. Diyan mo malalaman na ang tawag ng Panginoon ay nagsimula na sa iyo. Kaya kayong mga kabataan na ngayon nanonood at nakasama natin ngayon sa ating programa o mga manonood pa, mga kabataan, huwag niyong isipin na kayo ang bibigyan ng pastor niyo, na kayo ang bibigyan ng mga kapatiran, na kayo ang nangangailangan, na kayo ang wala. Huwag ang isipin ninyo, Lord, gamitin mo ako para sa pastor ko, gamitin mo ako, Lord, para sa iba, gamitin mo ako, Panginoon, para sa gawain. Huwag kang maghahangad na ikaw ang pagpalain ng pastor mo. Huwag kang maghahangad na ikaw ang pagpalain ng mga kapatiran. Huwag kang maghahangad na pagpalain ka ng sino man. Ito ang iyong maging principle. Lord, gamitin mo ako nang naaayon sa kalooban mo. Handa ako, narito ako. Yung i-outgive mo yung dati mo, yung una mong pananaw, kailangang malagpasan nang ngayong ay naiintindihan mo na sa iyong sarili ay magpapagamit ka sa ating Panginoon. Hindi upang tumanggap, kundi upang magkaloob. Yes. Yan ang napakahalaga, napakaganda na principle. Kaya mga kabataan, anuman ang inyong kalagayan ngayon, estudyante ka pa, o nagsisimula ka palang magtrabaho, o wala kang trabaho, naghahanap ka ng trabaho, huwag mong isipin yun. Ang isipin mo, Lord, gamitin mo ako para sa pastor ko, para sa church namin, para sa mga manggagawa, para sa lingkod mo. At gamitin mo ako para sa'yo. Huwag kang magpipray na, Lord, i-bless mo ako, i-bless mo ako. Ang mga taong ganyan ay nauuwi sa pagiging makasarili. Kaya nagiging mas mailap ang mga pagpapala sa mga taong laging nananalangin na i-bless sila ni Lord. Ni minsan, bilang isang vision keeper ng Revival of Worship, man of God, hindi ako naghangad ng pansarili kong, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganon, para magawa kong ganito, para magawa kong ganon. Hindi ako nag-pray ng ganon. Sabi ko, Lord, alam ko na mayroon kang inilalaan para sa akin. Pero gamitin mo muna ako para ako'y maging pagpapala sa marami. Yun ang naging prayer ko, man of God. Kaya nung pagdating ng mga pagpapalang yan, hindi ka ma-overwhelm. Hindi sila yung magiging Panginoon mo o master mo kapag dumating yung pagpapala. Bakit? Eh kasi alam mo na kontrolado mo yung mga pagpapala. Nasa ilalim ng iyong pamamahala, hindi sila naging mamon ng iyong buhay. At yung naging buhay nila, Sister Early, hindi naging mamon ang anumang mga bagay na ngayon ay nasa kanila. Hindi naging demonyo o halimaw yung mga pagpapala, kundi pinamahalaan nila ang isang master, ang isang halimaw. Yan ay yung mga biyaya, mga pagpapala, na kapag mali ang ating brought up sa mga pagpapalang yan, magiging halimaw yan ang buhay natin. At nakita ko sa kanila, they are pure. Talagang they are open. Imagine mga kapatid, recently lang, mga kapatid, ano, nagkaloob po ang Panginoon ng blessing kay Pastor Fred na ngayon po ay kasama natin. At not to mention the blessing, ano. Yan ay pinahayag ng Lord sa puso ko. Pero ahead of time, pinahayag na ng Panginoon sa kanya. Then kinonfirm ng Panginoon. Wala kami pag-uusap. Kinonfirm ng Lord, at nung makonfirm ni Lord, go! Agad-agad, man of God, alam mo ang naging istorya niyan, agad-agad. So, Mga kapatid, ito po ang napaganda. Patuloy natin kay Sister Early, na once na ang Diyos ay nagsabi sa iyo, once na siya ay nagbigay ng instruction, do not delay your obedience to do it. Sister Early. Agad-agad. 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 Yun yung key word doon, agad-agad kang sumunod. Amen. Amen. Sige nga, Sister Early, tuloy mo yung kwan mo. Wow. Tama po, Pastor. Kasi doon po, Pastor, kapag agad-agad, nandoon po talaga ang joy. Kapag ginawa mo yun, bagamat ginawa mo, pero kinabukasan, or yung lumipas na ba, Pastor, parang bagamat ginawa mo, pero wala na yung joy doon. Late parang na siya, ano? Late na, parang wala na, empty na yung pakiramdam. Late obedience na. Disobedience. Wala nang, empty na yung heart mo. Ganda. Parang wala nang impact, wala nang dating. Kahit ginawa mo pa siya, wala nang dating. Walang impact na doon. Hmm. Kaya yun yung, kay Pastor, regarding kay Pastor Fred naman, yun nga po, yun nung naglagay ang Lord sa heart ko doon sa pastor's office, talagang
medyo hindi naman ako nag hindi ako sabi ko yes Lord, pero syempre si pastor wala pang confirmation eh. Talagang hindi pa ako kinakausap ni Lord ng love God. Hindi pa ako kinakausap. Kahit ako pastor na amiss ako doon eh nung ano yung time na yun na bakit bigla si pastor, bakit naglagay bigla ang Lord. Tapos nung time na yun na pumasok si pastor sa pastor's office, sabi ko, "Malay mo pastor, magbigay ang Lord na kay Pastor Fred." Kasi yun yung time na naglagay ang Lord. Tapos mga 1 week after yun nilagay naman ng Lord kay pastor, parang confirmation siya. Kasi agad-agad. Agad-agad. Hindi po pwede pastor na sa akin lang, kailangan magmula din kay pastor eh. Kasi may confirmation. May confirmation. Kaya nung time talaga na yung pastor, talagang gumalaw po kaagad kami. Talagang ang bilis talaga, talagang ang bilis ng process, gumalaw kaagad kami. 24 hours, nalikom natin yung 240. Opo, opo, opo. 240, 24 hours. Talagang nakakamakha po ang Lord. Tapos yung approval, yung favor ng Lord, talagang talagang all things works together for good talaga. Nakakamangha po talaga, talagang kamangha-mangha. Kapag timing po pala talaga ng Lord, wala po talagang hahadlang po talaga. Lahat, very favorable talaga sa lahat ng pagkakataon. Amen. Finances, lahat ng mga taong gagamitin. Mga tao sa paligid, oo, amen. Tama. Talagang very favorable talaga. Kaya, glory to God. So, naging masaya gusto ko lang yung singitan niya na si ay, oo, man of God, no? Sister Arlie, gusto rin singit dyan. Minsan kasi, tayo mga lingkod ng ating Panginoon, pagka nakakakita tayo ng isang bagay na gusto natin, minsan nagpaparinig tayo. Ayun, alam iwasan natin. Dito sa instant na ito, no, makita mo na hindi mo kinakailang magparinig kasi ang Diyos mismo ang mangungusap. That's right. Yes. Oo. Manugod, gusto kong susugan yun, ano? Tayong mga pastor, no, mga kapatid, para sa mga pastor to, o maging sa mga manggagawa, o sa mga tao, o mga anak ng Diyos, huwag ka magpaparinig na may pangangailangan ka. Hintayin mo ang tinig ni Lord, hintayin mo ang pangungusap ng Diyos. Huwag ka magpaparinig, huwag kang magsasalita na kasi sama niyo ako sa prayer, kailangan kong ganito. Huwag mong gawin yan. Hindi natin kailangan na magparinig. Hindi natin kailangan magbigay ng information. Mas matalino si Lord, mas alam niya ang ganyang gagawin kaysa sa alam natin gagawin niya. Amen. Mas alam ni Lord ang ganyang gagawin. Kaya ang aking puso, sa karanasan ko man of God, dahil nga sa kita mo naman ang gastusin natin sa mga revival of worship, hindi biro, hindi barya. Alam mo yan. Hindi ako nagpaparinig. I motivated these people, lalo na itong mga kapatid natin, specifically, nagbibigay ako sa kanila ng specific na word na galing kay Lord mismo. So, be sensitive enough, mga lingkod ng Diyos, kung yan ay galing kay Lord o hindi galing kay Lord. Kasi ang hindi galing kay Lord ay mabigat. At correct, ang galing kay Lord ay mayroong kakambal, nakagalakan, katuwaan. At yan ay hindi mo pwedeng i-deny. Kaya hindi ka dapat magparinig. Mga manggagawa ng Diyos, huwag kang magparinig. Mga pastor, huwag kang magparinig. Mga lingkod ng Diyos, huwag kang magparinig sa church. I-motivate mo sila, pero mauna ka. Dahil ang tupa ay hindi susunod kung ikaw ay nasa likuran. Correcto. Itutulak mo sila para gawin ang isang bagay. Kailangang gawin, di ba sabi ni Pablo, ganito ang kanyang pagkasabi, imitate me as I imitate Christ. That is the principle of leadership. nauuna ang mga lingkod ng Diyos na maging generous, maging sunamita. Kaya huwag tayong magparinig. Yung mga manggagawa natin sa church, mga kabataan, huwag kang magparinig. Stand on the truth, be firm. Kung mayroon kang pangailangan, katukin mo ang langit, kalampagin mo ang langit. Talk to God, do not, huwag kang magparinig sa kahit kanino. Do not let somebody hear what you are asking for. Let the Lord speak to them. Amen. Let the Lord speak to them kung ano yung gusto ng Diyos na ibigay sa iyo o ipagkalob sa iyo. Isa yan sa mga natutunan ko, how the Lord moved mightily dito sa buhay nitong mag-asawang ito. Kung tutusin, man of God, alam mo yun ang pag-uusapan natin. Pwede ko silang abusuhin eh. Lalo pa sa ganyang sitwasyon, ganyang kalagayan, mayroon silang maipagkakalob naman. Pero ni minsan, hindi ko inisip yun. Amen. Ni minsan, hindi ko siya binigyan ng pansin, nag-abusuhin,
ang isang bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Yes. Alam ko kung ano ang limitasyong dapat kong gawin na hindi ako pwedeng lumagpas doon sa limitasyong Amen. Dapat kong galawan. Dahil, the more, mga kapatid, ito ang isang magandang prinsipyo. Next Tuesday, igigis pa natin Sister Ellie. Kulang yung oras. Marami pa siyang gustong sabihin. Yes. Alam kong sumasabog ito eh. Sasabog talaga ito eh. Dami pang itetestify. Kulang. Marami pa manugan. Nako, talagang mai-enjoy nyo ang pakikinig dito sa Paano Mo Malalaman na ikaw itinatawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Mga kapatid, tutuloy ko ano, wag na wag nating pahintulutan na saklawan natin ang ministeryong ginagawa, pinagagawa ng Diyos sa iba. Bilang pastor, ang kailangan nila ay gabay. Ang kailangan nila ay guidance. Kailangan nila ang motivation. Hindi nila kailangang mamrinig sa'yo personally kung anong kailangan mo. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Matthew 6:33, alam ng Diyos na kailangan natin ang mga bagay na yan, ngunit unahin ninyo ang napagharian kayo ng Diyos. Alam ng Diyos that the unbeliever pursuing the needs, but God said, I know your needs. Alam ko na kailangan mo yon. Hindi dinideprive ni Lord ang rights ng isang lingkod ng Diyos para magkaroon. Nga lang, may timing si Lord Correct. Sa bawat bagay. Correct. Oo. Sister Ellie, magbigay ka pa ng insight sa mga bagay na yon. Yun nga po, Pastor. Talagang timing is God's business nga. Ika nga kay Pastor, timing is God's business po. Talagang hintayin lang po talaga. Totoo po yung timing, Pastor. Timing is God's business. Totoo po yung Pastor. Susugan ko lang po, Pastor, yung sinabi mo na huwag magparinig. Kasi sa part nagparinig po namin... Nagparinig na ba ako sa inyo? Ay, hindi po, Pastor. Personally, honestly. Hindi po, Pastor. Yan, mga kapatid, ano witness sila? Hindi siya nagsisinungaling kasi tatamaan siya ng kidlat. Ano po, Pastor? Nilalatag mo lang yung pangangailangan ng church. Nilalatag mo lang yung pangangailangan ng revival. Oo. Pero hindi po kayo nagparinig. Nagpaparinig o nagpe-pinpoint na ganito. Sinasabi mo na ito ang kailangan natin sa gawain, ito ang gantan din. Puro gawain, personally. Opo, no? Hindi personally. Oo. Tapos ang Lord na ang naglalagay sa heart ng bawat isa kung anong dapat namin gawin. Correct. Kaya doon kami nagmumove sa conviction na nilalagay ng Lord. Doon lang kami nagmumove. Hindi doon sa pagpaparinig. Hindi po. Oo. Kung ano ang inilagay ng Lord sa heart namin, doon lang kami gagalaw. Doon ako gagalaw. Hindi pwede ako, Pastor, gumalaw doon sa bagay na hindi nilagay ng Lord kasi magiging kabigatan ko yun. Yun ang number one na isa sa mga dapat nating sinyalis na agad maramdaman, yung bigat. Kapag walang pagsama Correct. Si Lord, wala doon ang kalayaan. Bilangguan yun. Kulungan ang iyong pupuntahan kapag gumawa ka ng isang bagay para lamang mabigyan mo ng aliw yung nagparinig sa iyong pastor. Huwag ka magparinig. Bago ka magtapos, Amen. Sister Early, ano? Sabi rito ni Pastor Rudy ng Region 8, may mga pastor din kasi na paasa, sinasamantala ang kahinaan ng iba sa aspetong pinansyal at material na bagay para sumama lang sa kanila. Sabi ng mentor ko dati, kapag nagsimula ka sa mali ka magtatapos. Tama yan, Pastor Rudy. Huwag talaga tayong magparinig. Huwag din tayong magpaasa. So, kailangan natin realidad. Kailangan natin bigyan ng pansin. Okay, Sister Ellie, tuloy mo yung guan mo. Tuloy mo. Yun nga po, Pastor. Kapag kasi po, kami po kasi yung part na sabihin natin yung, ano bang tawag doon, Pastor? Ang gumagawa. Kapag nagpaparinig po kasi, iba ang dating, parang mabigat. Oo. Unlike na, kapag ang Lord ang nangungusap sa'yo, wow. Parang kidlat ang galaw. Edi, wow. Mapapasana all ka talaga, Pastor. Kapag ang Lord ang naglagay sa heart, tama sana po all. Edi, wow, di ba? O, kaya, hintayin po talaga, Pastor, na ang Lord, tama po yun, na hayaan mong sa panalangin ito mabuo, and then hayaan na ito ang Lord ang maglagay kung kanino niya ito ipagagawa. That's right. Kasi kapag ang Lord talaga, Pastor, talagang 100% mangyayari at magagawa. Perfect yan. Mayroong joy, overflowing ang joy. Overflowing. Magugulat ka na lang, kakatok na lang yan sa pintuan. Kasi hindi mapapakali yung Pastor. Amen. Hindi makakatulog yun. Ayan. Ito, mga kapatid, gusto niyong huwag makatulog, i-deny nyo ang conviction ng Holy Spirit. Hindi kayo makakatulog.
Pero basta sinunod nyo, mahimbing ang tulog nyo. Ay, nako talaga. Sobra, mga kapatid. Maraming hindi pinatulog dyan sa Panginoon, mga malamgan. Maraming hindi nakatulog dyan dahil kinakausap ng Diyos. Talagang nakakapit doon sa kwan, sa provision nila. Pero, yun nga, napakaganda nung pinag-uusapan natin. Ang daming na-inspire mga man of God. Okay, sa ating talakayan ngayon, daming nakakahugot ng kalakasan no, sa pinag-uusapan natin. Kasi ito talaga yung reality. Itong pinag-uusapan din natin, ang daan, ang pintuan para doon sa matinding kasaganaan. Oo. So, ang sarap kausap, ang sarap kasama yung talagang nakikinig kay Lord. Pero yung mga taong nagpaparinig, mahirap kausap yan. Ay, mahirap kasama yun. Mahirap kasama yan. Pero yung mga taong talagang nakikinig, masarap kausap yan. Kasi nga, pag kinausap ng Diyos yan, kahit yung natitira sa Kanya, ibibigay sa iyo yan. Hmm. Na walang hesitation. Correct. Na punong-puno ng kagalakan sa ating puso. Amen. Oo. Eh, kaya talaga palaki ng palaki. Gusto ko i-encourage din Sister Early, si Brother Manny, at saka yung, siyempre, yung family. At babalik saka, pa siya ng Martes, man of God. Babalik pa ng Martes kasi sasabog Okay. Nagsisimula pa lang eh. Kumbaga sa kwan, nagre-revolution pa lang ngayon. Wala pa, nasa primera pa lang yan. Wala pa sa... Maraming katulad ni Sister Early. Marami tayo dyan sa revival of worship. Iba, hindi pa nagsasalita eh. At man of God, hindi lang sa revival of worship. Sa lahat ng local church all over the Philippines, all over the world, God store a person like the Shunammite. Nandyan lang yan. Ang mga Shunammita ay wala po sa labas ng church. Ang mga Shunammita ay nasa loob. Depende lang po yan sa motivation po nating mga lingkod ng Diyos. Kailangan po natin itong gawin na tayo po mismo mamotivate natin yung ating sarili na that we are the first Shunammite minister. Correct, correct. Man of God. Oo. Hindi mo pa pwedeng antayin yung pagpapala na gusto mong mangyari. Salubungin mo. Correct. Lagi ko sinasabi yung man of God eh. Oo. Salubungin mo. Anong salubong? Salubungin mo pala ng palataya at kasama yung binhi. Tanggapin mo may yung hamon. May pangangailangan ka. Diba? Minsan uso kasi dati man of God yung kwan eh. Yung ililihans, diba? Mm-hmm. Pag may brand new car, nakita mo, lilihans mo eh. Uwi ka sa bahay mo. Eh, may may-ari yun eh. Diba? May mayroong may-ari na yun. Oo. Eh, hindi naman ganun si Lord. Dapat ang ilihans mo... Pwedeng umuwi sa bahay mo yun. Ilihans mo yung walang may-ari. Yes, oo. Yung nandun sa dealer. Oo. Sa showroom. Eh, ibig sabihin, lakas ang love mo, paniwalaan mo, pumunta ka ng showroom. Oo. Kasi nga, nahirapan tayong doon pa lang sa pagpunta sa showroom, hindi ka na maniwala eh. Oo. Diba? Pagpunta mo sa showroom, Manugad, pagpunta mo ng showroom, huwag mo lang iihian. Gaya ng principle ng mga leon, di ba? Iniihian nila yung lugar para maging kanila. Ay, ginawa ko dito yung Manugad. Eh, huwag mo lang iihian yung mga bagong sasakyan kasi sigurado makukulong ka. Okay, lote lang, lote pwede. Yung lote lang pwede kang umihi para oh Lord ito, parang principle ng pag-angkin ba no? Na Lord, alam ko I claim it. Pero siguro sa prayer mo na lang kunin, wag na sa ihian. Eh yung ihi baka hindi yan marinig ni Lord eh. Yung prayer ang naririnig, hindi yung ihi. Okay, manugat, tuloy mo. Okay. So natatawa lang ako din sa pinag-usapan natin kasi talagang it's very enjoyable, no? Dahil walang ibang susi po talaga ng pagsagana, mga kumatid, kundi yung pakikinig kay Lord at pagsunod. Kaya mayroon nga ako nga itinturo niya yung makinig, maniwala, sumunod. Ganun lang kasimple. Oo, makinig maniwala. Maniwala, sumunod. Kasi parang nasa trina, no? Pakikinig ang himalay. Stop, look, and listen. Oo, di ba parang sa tren? Para kasi hindi ka madali. Yung paglaki ng provision, man of God, nakasalala yan doon sa mission. Oo. Great mission, great provision. So the more you have the heart for the ministry, the more God will provide you. Oo. Pag ang puso mo sa sarili mo lang, kapatid, limitado yan. Kasi maliit lang yan. Totoo pagpapalain ng Diyos ang pamilya mo. Totoo pagpapalain ng Diyos ang kumpanya mo. Oo. Pero kung iniisip mo'y para lang sa'yo, ay, delikado. Limitado yan. But when you look at the big picture of having a world mission, God will give you
a world, world provision. Amen. Mga kapatid, ito pa rin isang dugtungan ko yung sinasabi ng man of God. Once na ikaw ay inihahanda ng Diyos para maging para mapagpala, inihahanda ka ng Diyos para maging pagpapala. Sa church mo unang-una. Sa pastor mo unang-una. Sa church mo, kung saan doon ka nilagay ni Lord, yun ang principle. Inihahanda ka ng Diyos para mapagpala upang maging pagpapala. You are blessed. God is preparing you to be blessed, to be a blessing. Sister Ellie, ano ang maipapayo mo ngayon? Pero hindi mo na ito mapapaalam kasi by next Tuesday, gigest uli ka namin dahil marami ka pang ipapatotoo. Ano ang pwede mong ipayo sa ating mga kananayan na minsan parang nanay lang ako, wala akong magagawa, wala akong ganito, wala akong ganon. Maaring sa isang kabataan o maaring sa isang naglilingkod kay Lord. Ano ang pwede mong ipayo sa kanila ngayong ikaw ay nandiyan dyan sa peak of your ministry as a Shunammite minister? Ang may papayo ko, Pastor, unang-una, huwag kayong tumingin sa sitwasyon nyo. Kung ano mang kalagayan nyo dyan, huwag kayong tumingin. Dahil isipin mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay buhay. At may kapangyarihan na... Tingin ka sa camera. May kapangyarihan na alisin ka sa sitwasyon mo dyan. Yun ang word na maganda. Mayroong panahon si Lord upang alisin ka sa sitwasyon mong mahirap. Agree ako dyan. Tuloy mo. Naniniwala ako, Pastor, na hindi naman humihingi ang Lord nang wala sa'yo. Oo. Humihingi lang ang Lord kung anong mayroon ka. Kung anong nandyan sa'yo, doon lang si Lord. Correct. Hindi si Lord na naghahanap, hindi si Lord mapaghanap, hindi si Lord nanghihingi nang wala ka. Kaya, kung ipag-pray mo lang, kung paano ba, Pastor, na ipag-pray mo na, gamitin ka ng Lord. Sa timetable ni Lord. Timetable ng Lord. Basta yung willingness, ano? Yung willingness nandoon lang, yung obedience, Pastor, kahit napakalaking impact yung obedience. Talagang, kumbaga, mga 90%. Yung obedience talaga, Pastor, andin yung willingness mo. Parang, kahit may willingness ka, Pastor, kung wala ka namang obedience, parang wala impossible. Wala rin, wala Pastor, din. Kulang. Wala rin. Kaya ang obedience, napakalaki talaga, Pastor, yung pagsunod talaga. Nandoon lang yung pagsunod mo. Wag mong tingnan na ito lang ang kaya ko, 10 piso, 7 piso, o kahit piso. Ay, pwede kang simulan ng Lord kung anong meron ka. Kaya wag mong ikahiya. Wag mong ikahiya kung anong kakayanan mo ngayon. Maliit man yan o malaki. Maliit man o malaki, wag mong ikahiya. Dahil sa mga bagay na sisimulan mo ngayon ay maaaring ito ang magdala sa iyo sa sinasabing one day miracle. Kaya yung dating yung mayroon tayong na sinasabi, Pastor, di ba, na ano ba yun, yung big time. Kailangan, Pastor, maging big time all the time tayo, yes. Kasi, big time all the time. Oo, big time all the time. Kung nga marinig mo yung one time, big time, sabi mo, mukhang kailangan ng karagdagan sa word na yun ni Pastor Fred. Kailangan one time all the time. Big time all the time. Kasi ayaw. Pag minsanan lang, parang ano lang yun, parang maubos din yun. Maubos rin yung Pastor. Maubos din yun. Kailangan a progressive revelation. Ayan. One time, big time, all the time. Kaya kailangan, Pastor, tuloy-tuloy na pagtatanim talaga. Huwag mapagod. Amen. Talaga sa pagtatanim kahit anuman ang amount niyan, magkano, anuman ang ipagawa sa iyo ng Lord, kahit maliit na bagay, simpleng bagay, sa tingin mo ay ito lang naman to, maaaring i-reject lang ng Pastor, maaring bakit yan lang? Pero huwag kang magpadala, huwag kang magpadaig. Kasi yun ang nilalagay ng Lord sa iyo, yun ang inuutos ng Lord sa iyo. Kung anong inilalagay ng Lord sa iyo, kung anong inuutos ng Lord, doon ka. Huwag kang lumabas doon sa mga bagay na hindi pinapagawa ng Lord. Yan ang napakagandang payo. Kung ang isang bagay sa buhay mo ay hindi pinagagawa, huwag mong pilitin ang sarili mo. Doon ka lang sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Ibig sabihin, huwag mong gawin ang ministry ng iba na ibinigay ng Diyos sa kanila.
ang gawin mo ay kung ano yung ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Wow. Man of God. Praise God. Nasa punto na tayo ng pagpapaalam. Oo. Oo. Bigyan mo muna ng kaunting susog yung sinabi ni Sister Early. Totoo yun kasi actually, ito'y parang huling payo para sa lahat. Kailangan po nating maging tapat doon sa bagay na gusto ng Panginoon na gawin natin. Oo. Maging tapat tayo sa maliit at pagkakatiwalaan tayo sa malaki. Hindi naman, kailangan malaki na para makapagbigay ka. So, katulad ni Sister Arlene, nag-umpisa sa maliit, isang 7 pesos na sayote, tapos nag-progress ito. So, ang nakita kong principle dito ay yung marunong tayong makinig kay Lord. Correct. Marunong tayong makinig, tapos marunong tayong sumunod. Oo. At tapat tayo sa ating pagsunod sa ating. Tama. Siguradong hahantong ka sa buhay na masagana. Oo. Yun lang ang gusto kong sabihin para sa ating mga kapatid na nanonood ngayon, pati sa mga kapastor, ay yung aking kababayan dyan, si Abang Rakong Ambo, ay nanonood din sa ating si Pastor live June. Ngayon. Pastor June, shout out kay Pastor June. June. Sabi niya, I claim it, sabi niya ganyan. Oo. Magpapadala ang Panginoon ng mga tsunamita sa mga iglesia po natin. Huwag po kayong mag-alala. At kasama niyan doon sa pahin ng Diyos na ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat mga pastor. Mayroon po talaga yan. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Salamat, Sister Early. Salamat, man of God, at isa na namang mayamang talakayan ang ating natapos. At we are very enjoyable as we are discussing the things of God, the principle of the kingdom of God, and the principle of generosity and giving. At syempre, yung ating topic ngayon na paano natin malalaman na tayo tinatawag ng Panginoon. Hindi lamang po sa pangangaral, hindi lamang po sa pag-evangelize, kundi sa lahat ng antas ng paglilingkod ay meron pong mga signs upang tayo po'y magsimula sa mga ministeryong ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Greater things is about to happen to each and every one of us. Just obey, love the Lord, and be always faithful to the King of Kings and Lord of Lords. Magpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, man of God, sa ating pagpapaalam. Amen. So sa lahat po uli, maraming salamat. So bago ako magwakas, shout out po muna sa ating mga kapatid dyan sa Tagore, kay Pastor James. Okay. Kila Brother JR, kila Brother Jason, at sila Sister Charito na nandiyan po sa Tagore. So, purihin po ang Panginoon at pagpalain po tayo ng Diyos sa araw na ito. Thank you for Amen. Joining us sa ating morning coffee break. Sterling, imbitahan mo sila by next Tuesday. Guest ka uli. O, iyong microphone mo. Muli naming iniimbitahan kayo sa susunod na Tuesday. Muli mo nyo kaming suportahan at manood kayo dito sa morning coffee break. Amen. Amen. Yan ay isa sa pinakamahiyain na tsunamita. Pero pag binigyan mo ng pagkakataong yung magsalita, sumasabog talaga. Umiinit. Misa naglulubat talaga yung microphone. Dahil nalulubat talaga kapag siya ay nagsalita na nagsimula. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, mga kamanggagawa, mga kabataan, mga lingkod ng Diyos, mga kananayan, at lahat po na mga bubuo ng Iglesia ng Panginoon sa buong Pilipinas. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay at patuloy po nating pagsasama-sama sa loob po ng isang oras at kalahati. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at sumayin po ang lahat ng kapayapaan at sumaatin po ang laging pakikiisa ng banal na Espiritu Santo. Shalom, shalom, shalom. Shalom. God bless you all.